nila. So, ito na ba ang magiging sagot para makselyohan yung sweep? Oo, o masasagot ba ito? O, kasi kung ako talaga nasa RG, medyo gulat talaga na may isang Louie bigla. O, akala ko talaga, akala mo talaga likod lang, pero meron pang ultra likod, meron pang pinakalikod. And kung maaalala nyo, specialty ng Omega's execration clan to eh. Oo. Itong Louie na to, naalala mo nung may Louie Bane sila na combo? Ayoko. At sila na may perfect, nakaka-perfect niyan. At hindi lang yun, no? May pinapakita pa nga silang mga Selena na mga may mga Bane pang sinasabay. Pero ang sakit na talaga ng level 1 ngayon ng Pakito. That buff, nararamdaman talaga kung bakit din siya napipick ngayon. Oo, pero ramdam mo rin yung aggression na meron si Super Prince. Eh, no? Literal na napilitan o talagang na low ng sobra si RTZ sa laning pa lang na mukhang may mga kasama naman sila kanina. Though yun nga siguro yung kailangan niya isipin. Bawal siya mag-overextend pero eskalera. Okay, kalahating buhay na Escalera. Star Shatter coming in, figure out from Eska. Mukhang hindi na babahala itong RSG sa Louie pick na to. Binabanatan pa rin nilang binabanatan. Mukhang mag-aantay pa tayo para sa mga big team fights. And wala pa naman yung mga big diversion plays mula sa Louie dahil wala pa nag-level 4 bukod na lamang kay Demon Kite at King Kong. Turtle will be spawning 15 seconds from now pero lahat ng aksyon ay nasa may bandang gold team pa. Oh, kung ikaw yung RSG siguro dito, gugustuhin mo na makapitalize itong first turtle na hindi pa siguro sobrang magiging impactful nung diversion dahil hindi pa naman malaki-laki yung range na meron siya pag tapak o nung sa level 1 pa lang nung kanyang ultimate. And at the same time kasi meron naman kayo talaga nung magiging pang front at talagang makakapagsabay sa mga team fight. Pero Louie! Okay, may laban na agad si King Kong ngayon maharap dito. Nandito na din yung diversion! Woo! Si Demon Kat ay pulado! Eat bulaga talaga ang mangyayari dahil bibiglain ka na lang nung Louie and teammates, Super Prince and teammates from afar sa pinakalikod. Habang si Nats ngayon ay susubukang i-counter itong turtle take na ginagawa ng Onyx at dando na rin si Light pero mukhang libreng turtle na to sa side ng Onyx Philippines. Matagal-tagal na nating hindi nakikita ang mga diversion play pero malang Doctor Strange ang galawan doon ni Super Prince with that play. Nandun naman yung intention eh. RSG, gusto talaga sana nila na makalamang sa XP, mabilis ang transition pero Nats! Oh! Not this time. Ang taas kasi ng outplay potential. Actually, ang taas ng damage potential ng Onyx. Ang dami nilang CC. Tapos yung damage Louie itong Onyx ngayon. Kung isipin mo, hindi pa nga natin nakikita na nakakopple up ito with other setup skills na meron dito ang Onyx. Kasi meron pa nga silang penalty zone. Tapos meron pa silang final slash. Hindi pa natin nakikita yun na talagang nagtutugma-tugma o ginagamit ng sabay-sabay. Papaano pa kaya kapag umabot sa ganoong punto? Kasi on its own, si Super Friends, ang sakit na ng damage kapag nagamit niya yung kanyang combo eh. Ang gusto kong malaman dito. mga kailangan na talaga nating imagine dahil ganun na katagal nating hindi nakikita ang Louie na nilagamit. At yun na naman ang literal na parang may kita mo lang na may pa-teleport, medyo gugustuhin mo nang umiwas at matakot. Okay, final sweep coming in. Tapos siyempre, susubok mag-damage sa output ng Onyx. 10 bits pa rin. RSG, this time, magko-contest pa sila ng turtle. Napakagandang comms na nanggagaling sa Onyx. Laging nauuna sa mga objective. Here comes Demon Kite, pero nasa harapan sa kanya ang dalawa. Astral Echo coming in. RTZ with the damage output, pero turtle pa rin ang binabanatan ng dalawa. Habang nandun si Demon Kite, nakikipagbakbakan kayo na King Kong. Wala ng turtle dahil hero na lang ang target. Living in the moment ang both of these teams. Sinat sa sumasabang left jump, right jump, pero pitin pa rin ang kanyang mga kasamang kampe dahil dalawa nakuha ng Onyx for one. At nakadalawang turtle pa sila but still just a 400 gold lead. Saan nakukuha ng RSG yung pera nila? Dalawa lang nga naman kasi yung nandoon na players ng RSG at that moment na paghiwalay pa. So hindi na nila nagawang tulungan yung isa't isa. Whereas yung sinasabi mo nga na mga nakukuha pa naman kahit pa paano na gold dito ng RSG ay dahil nga naman napipili pa rin naman nilang ngayon itong si Light na talagang siya rin ay mag-try to mancha at umabante kontra sa kanila. Here comes the diversion play. Walang nakakaalam na nandyan si Escalera. Okay, oh! At hindi nga alam yun! Walang alam-alam! Dahil biglaan yun! Sikretong malupit! Pwede matulong! At pinulungan na nga ng side ng Onyx! Ang laban na to, nandun pala yun! Tayo lang ang nakaalam! Sila hindi nila alam! Yung Onyx na gets nila! At nakakuha sila ng push meanwhile in the top lane! Si Nats! Kakampi niya lang ang sarili niya! Trabaho lang para kay Nats!
Two turrets for that trade sa may bandang ibaba. Pero 20 segundos na lang at lalo. Patrick, likod lang kay Dick. Likod gaming at it's final. Ayun na nga, final sweep sa may true damage sa meron si Kelra. Super Vince will take down, of course, the hero. Tapos ang layo, may teleport agad dun sa top lane. Pa Doctor Strange. Min, hindi na tinuloy yun ni Nats yung balak eh. Nakita niya may mga shimmering-shimmering doon sa loob ng bush. Sabi niya, ayoko na nito. Umiikot-ikot. Sabi ni Patrick, ha, akala mo lang Manjin, akala mo lang wala pa ako dyan. Pero Papa, ipapakita ko sa'yo, pinamana ko na kay Super Prince, ang Louie. At ayun pa yung final swim, tuloy-tuloy pa rin ang Gera. Ay, nalaman dito ng side ng Onyx at 1.8k na ang taas ng kalamangan ng mga Sonics. At ngayon, sisimulan na nga ng Onyx ang Turtle. Pero tumitrade naman si Nats doon sa may bandang itaas. Two level gap dito kay Escalera, pero Rom naman pala yung Arlott. Akala ko XP. Stress pa. Parang ang bilis lang nung cooldown. At si Nats! Oo. Kung hindi ako nagkakamali, kasi kung nai siya na itanong, yung Louie user din ako eh. In-update yan eh. Ang pagkakalam ko talaga, correct me if I'm wrong ha, level 1 pa lang, ang haba na agad nun. Ultra range na agad yung pang level 3 na agad yung range ng diversion. Mala global na ang range yan. Level 1 pa lang. Kaya naman, nagtaka din ang lahat eh. Paano ngayon lang nakalusot? Looking at the Infinix item build, no? Kamusta ba ang mga items natin dyan, Bricks? Gusto ko nga na rin makita at tutukan dito na so far, nakatalisman pa lang naman etong si Super Prince, pero ganoon nakataas agad yung damage na nabibigay at napaparamdam niya kontra sa mga players. Walang hesitation ngayon for Onyx kahit saan sila na pupwedeng pumuesto. Ayan na nga, makikita na naman natin kung gaano kalawak yung pwede nilang lipatan. At ngayon, hindi nila alam, hindi nila alam. Secret lang. Secret lang, secret lang. RTC, secret lang! Secret lang dahil natin lang! Ang tukon na wala si RTC mula sa likod! Hindi na from the back yung mga banat! Nililikuran na yung kalaban! Super Fritz out of nowhere! Nandito na ang Louie Plays! May ganun pala si Super Prince! Hindi ko na alam kung paano pa natin aasahan yung mga RG mamaya. Kapag naglaro tayo, posibleng lumabas na nga ito at ang laki-laking problema kasi hindi yata iko-contest na ng RSG yung Lord na yun. Jungle Lord! Kaka-Lord pa lang meron na agad mag-top. Ano to? Ba't ang bilis naman ng cooldown nun? Yun, parang hindi nga totoo, hindi nga makatotohan ng level 3 40 seconds eh. Kasi nga naman, nakatalisman nga naman siya. Tapos baka sa emblem build pa niya, kumuha pa siya ng mga cooldown reduction. But overall, Onyx showing a completely different style of play. Nasanay na tayo sa ube, nasanay na tayo sa banana split. Pero ito may panibago na eh. May mga teleportation jutsu nang nangyayari dito eh. Kaya pala? Oo, may ganito palang play. Ayan na, this time hindi na ginamit yung diversion. Nilakad na lang, kinungsin na lang. Kaya ba sinabi ni Coach Wynat? I'm an MLBB coach. And of course, I know what time it is. Ito na yun eh. And it is Onyx time indeed. Oh my. Ito yung mga, kaya prime time to eh. Oo, ito na kaya yun. Kaya prime time to eh. Alam mo yung napapatahimik na tayo dito, yung trailer nila, yung roster reveal nila, may mga pa-teleport-teleport din. Oo, may mga chip, may mga ano yun. May mga jet. Di ba nasa kasay sila sa mga jet nun? Siguro 2 weeks from now, kapag pwede nang laro yung bagong hero, Onyx, baka Onyx pa ang unang maglabas. Ay, oo. Malamang teorya, magandang teorya yon kasi may teleport din yun, di ba? Oo, meron din. Swak na swak kay coach. Swak na swak. Pwede yun kay coach. Oo, sakto. May fake pa, kaya ka diversion yun eh. Okay, diversion din. Pati yung final split. Wow. At ako, ayun na nga si Kendra, makakuha man ang killing spree. At ang ganda sana ng curtain call na nabanat dito, pero wala eh. Bumawas lang ng dalawa at kailangan pa rin dumipensa dito ng RSG Philippines. Briggs, ano pa bang natitirang win condition if you're RSG Philippines? Napakahirap nito kung isipin mo dahil lahat ng mga gusto sana mag-engage, lahat ng mga gusto sana mag-setup at mag-apply rin ng crowd control ay nasasagot na ngayon ng Onyx dahil mas nakaka-overwhelm yung crowd control na meron sila katulad na lamang nito si Demon Kite! Ang laking pang-psycho ng diversion na yon, si Kite ngayon ang mabuburuan! Wala na si Demon Kite! Mega kill para kay Kelra! And Kelra bumabanat-banat na dun sa may tore sa baba! Basagan dalawang tore at mag-out na muna ang Onyx pero anytime kasi pwede sila mag-teleport pabalik. Ang
Ang sakit din ang damage ni Kael. Kinalkal lang niya yung Tore. Winawashing-washing niya lang eh. Kung ako siguro nasa Aris Jingin, parang magigits mo eh. Ayaw mo na sanang bigyan ng Onyx ng mga pwede pang umalalay kay Kaelra. Kasi kanina nung game 1, pumaikot sila kay Kaelra eh. Kaya Angela, parang wala na nga rin kanina. Pero parang hindi naman yun yung kaso ngayon. Oh. This time, hindi sila sobrang pumapaikot kay Kaelra sa kung paano nila papaganain at i-activate. Kasi meron silang mas malalaking mga sorpresang na ihahatid through the diversion plays. Hindi nga lang sorpresa, kundi sekreto na ring malupit. Tignan mo naman, naka-winter strancheon pa yung Luoyet. Para sa mga hindi nakakalam, yun yung pantrix eh. Oo, pantrix yun. Yung pag-diversion mo, magta-strancheon ka. Tapos pagka na-defrost ka na, malamaraya carry pag December. Makaka-out ka. Ay, pero sabi ng RSG sa Glenn, ilaban natin to. Dahil ngayon si Escalera ay namumulado. Bumabanat lang, pero oh! Esca! May vacuum! Tingnan natin, Demon Guide, makakuha ng dalawa. Si Kosei, kami naman, it's our time to shine. Sabi ni na Kosei, nasa na yung teleport nyo? Wala this time. At saktong-sakto dahil meron pang level 2 Lord na nag-aabang para sa RSG Philippines. Napakarami nga lang ding waves na kinakailangang isipin, pero napakaganda nung naging pag-advance na yon ng RSG ngayon. Clearly, meron silang advantage na magsimula netong Lord na ito dahil dalawang miyembro ng Onyx ang nawawala. Pero mukhang ilalaban pa rin kahit papaano. Tatry kuhaan ng impormasyon. Nandiyan din yung retry ni King Kong na kinakailangan nating bantayan ngayon. Okay, penalty zone. Nilabas na ni Light. At gusto lang nilang kunin dito ang Lord for sure. Pero ang stoppable na si Kaelra with the machine. Pero nasa bandang likod. Whoa! Tingnan natin. Mawawa ngayon ni King Kong yung Lord. Napakagandang steal. Remind you, kaka-diversion lang din. At gusto nang tapusin ng Onyx ang laban na ito. Tumatakbo na ang kumuna ng RSG. King Kong, roll out. Let's see kung kakayanin pa ng Sonics. 10 seconds para dito kay Light. Meron pa namang wave doon sa may mid lane na nag-clear na agad ito ng RSG Philippines. Pero ang Lord Push ay nagbabadya na ng katapusan para sa RSG. Onyx, it's a 5v5. Nag-diversion. Nasa yun? Oh! From behind! Nasa likod pala si Escalera. May ganung klase palang combo. At yung damage child output dito ay enough na talaga. Kaelra! Onyx, 3 points! Ang masisecure ng Onyx Philippines! At dineliver ni Super